Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang usapin patungkol sa kung karapat-dapat na bang armasan ang mga Philippine Coast Guard vessels upang makapalag sa mga agresibong galaw ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Dahil sa panibagong ginawang pangaharas ng China sa Philippine Coast Guard sa Yungin Shoal na kung saan ay tinutukan ito ang PCG ship ng isang military grade laser, ay umugong ang usapin patungkol sa kung dapat na bang armasan ang mga barko ng Philippine Coast Guard upang makapalag sa mga barko ng China. Sa isang panayam sa One News ay natanong si Philippine Coast Guard spokesman Rear Admiral Armand Balilo patungkol sa posibilidad na armasan na ang mga barko ng Coast Guard dahil sa sunod-sunod na pangaras ng China sa mga ito sa disputed waters. Ayon kay Balilo na ang bagay na ito ay pag-aaralan muna nila kung kailangan-kailangan na ba talaga ng Philippine Coast Guard na magkaroon ng malalaking armas sa kanilang mga barko. Iginiit rin ng PCG official na ang mga PCG vessels ay walang mga armas dahil ang mandato nito ay ang panatilihin ang kapayapaan at magsagawa ng maritime law enforcement. Kasunod nito ay natanong rin si Rear Admiral Balilo patungkol sa kung ano ang magiging tugon ng PCG kapag naulit na naman ang ginawa ng China Coast Guard na panunutok ng laser. Sagot ni Rear Admiral Balilo ay gagawin nila ang kanilang mandato na panatilihin ang kapayapaan at kung sakali mang maulit ang ganoong sitwasyon ay gagawa sila ng paraan upang mapahupa ito tulad na lamang ng pag-iiba ng ruta kung kinakailangan upang maiwasan ang komprontasyon. Dagdag pa nito na malaki ang guguguling pera ng gobyerno upang maarmasan lang ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Nilinaw rin ni Rear Admiral Balilo na ang lahat ng Coast Guard sa mundo ay iisa lang ang trabaho at ito ay ang magpatupad ng batas at hindi ang maghanap ng gulo na maaaring maging sanhi ng digmaan. Kaya't nakapagtataka daw kung bakit armado ang mga barko ng China Coast Guard at ginagamit pa nila ito upang mang-intimidate sa mga barko ng ibang mga bansa. Kasunod nito ay sinabi rin ni Balilo na ipagpapatuloy pa rin umano ng gobyerno ang pagpapadala ng white ships sa West Philippine Sea upang mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Subalit, alam nyo ba na may mga barko rin ang Philippine Coast Guard na armado? Ang BRP Tubataha, BRP Malabrego, BRP Suluan, BRP Sindangan, BRP Cape San Agustin, at BRP Cape Engaño ay ang anim na multi-role vessels ng Philippine Coast Guard na armado ng state-of-the-art na remote-controlled weapon system mula Israel. Sa katunayan, noong Pebrero ng nakaraang taon ay ginanap ang unang pag-test fire ng Philippine Coast Guard para sa mga bagong kabit na RCWS. Subalit, ang RCWS na ito ay armado lamang ng 50 caliber machine gun at walang-wala pa rin ito kung ikukumpara sa malalaking kanyon ng China Coast Guard. Kaya't ang usapin patungkol sa pag-aarma sa mga barko ng Philippine Coast Guard ay ipauubayan na lang natin sa kinauukulan sapagkat sila ang may sapat na kaalaman patungkol sa kung ano ang karapat-dapat at kung ano ang pangangailangan ng kanilang hanay. Ikaw, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.